Isinusulong ang edukasyong ating yaman na sa pag-aaral ay tiyak na makakamtan. Sa formal man o di formal na pamamaraan, ang kanyang inaasam ay tunay nating tagumpay. Isinusulong ang pag-unlad ng ating bayan, nakikinig sa mga magulang at kabataan. Kanyang pinagyayaman ang ating kaisipan sa tulong ng mga kwentuhang makabuluhan. Gabay sa mga magulang at kabataan, Kuya Cron! Itinataguyod ang ating kagalingan, Kuya Cron! Atok sa mga tsikiting at kanino man, ang storytelling na ating kinagigiliwan. Si Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof. Napasigla ang ating galing at talino sa kanyang pagsusulat at pagkukwento. Dahil tunay ngang magaling ang Pilipino, kaya sumali na kayo at kay Kuya Prof, makipagkwentuhan tayo. Gabay sa mga magulang at kabataan, Kuya Prof, itinataguyod ang ating kagalingan, Kuya Prof, patok sa mga tsikiting at kanino man, ang storyteller na ating kinagigiliwan. Si Kuya Prof, 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 si Kuya Prof. Wow, isang magandang umaga sa inyong lahat. Although 12 noon na, no, pero good morning pa rin. Kasi alam nyo kasi sa corporate world, walang gabi. So ang bating natin, laging good morning. By the way, this is Mr. Albert M. Rosarda, and you can call me Sir Adrasor. And welcome to Kuya Prof TV, and this is our perspective. Okay, once again, this is our perspective. Pero you can call our show OP for short, no? OP. Hindi siya Order of Preachers, baka magalit ang mga Dominican Fathers, no? Nakita lang natin na magandang ibigay na title sa show natin yung OP kasi alam nyo kasi currently I'm connected to Ledes and Young Deletran, okay? So itong OP or our perspective, ito to yung bago ninyong makakasama sa inyong panatalian from 12 noon until 12:30
Every Friday po, inibitahan ko kayo na samahan ako kasama dito sa station ni Kuya Prof sa KPTV. And our topic for today is still connected sa 400th Foundation Celebration of Colegio de San Juan de Letran. At alam niyo ba, yung ating mga guests, they will be sharing their perspective through the letters L-E-T-R-A-N. Kaya yung mga viewers natin dyan, ano, I want you to think of your perspective din doon sa letran na acronym ng letran, which is L-E-T-R-A-N. Later, pagbalik natin, I will be introducing to you ang mga bigati nating guest na panay sila letranista. Okay, balik na tayo, ano? So, ang una natin sa listahan natin, no? Ito, ano to eh, malapit ito sa puso ko eh. Siyempre, si Attorney Hermoso Lazaro Junjon. Si Attorney Junjon. Attorney Junjon, bati ka naman dyan. Ayan, so medyo nagkaroon yata ng konting technical problem si Attorney John, pero ayan, okay na. Sige, good morning John, to everyone, sa lahat ng mga letranista. Sa lahat ng viewers, good morning, okay. Mga letranista. Hello. Thank you, Attorney John. Siyempre, next sa list natin, Attorney Elon naman. Attorney Elon, good morning sa'yo. Attorney Elon, nasa letranista dyan. Okay. Ayan, good afternoon sa mga letranista dyan, sa lahat ng viewers natin. Okay, thank you very much. Siyempre, hindi lang abogado ang guest natin, ano? Meron din tayong guest na doktor, si Dr. Virgil Esquivel. Good morning, Doc. Good morning sa inyong lahat dyan. Good morning sa lahat ng letranista. Walang nanonood. Thank you very much, Doc, no? Now, siyempre yung susunod nating guest. Kung meron tayong abogado, may doktor tayo. Siyempre, kompletohin natin listahan. Meron tayong engineer in the person of Engineer Christian Garinganao. Good morning, Engineer Christian. Hi, good morning sa lahat. Good morning sa mga letranista. Sana you're staying safe and happy at the time. Yan. Si Engineer kasi kaya very soft-spoken yan. Meron niyang kapatid na Dominican father. Si Father Christian sa Dominican. Thank you very much, Engineer, for gracing our show this morning. No? So, ito namang susunod nating guest ay malapit na rin maging abogado. No? Si soon-to-be lawyer Raymond Vargas. Good morning, Raymond. Hello, good morning mga fellow letranists. Kumusta kayo? Arriba. Oh, yan. Talaga naman si RJ talaga, medyo alam niyo sa personal talaga mahihiyain 'yun eh. Pero isa 'yan sa mga paborito ng mga college student nung letranista na nasa letran pa kami. So syempre, the last but not the least, no? Ito yung talaga isa sa pinaka-paborito ng estudyante, si Sherwin Ruba. Sherwin, batiin mo yung mga viewers natin. Yes, sir. Good morning and good morning sa mga viewers. Yes. Ayan. So, good morning sa inyong lahat, no? Talagang good morning tayo, kagaya ng nasabi ko kanina sa opening. Sa corporate world daw kasi walang afternoon. So lagi tayong good morning, no? Ngayon, siguro simulan natin yung programa natin. Maglaro muna tayo kasi alam ko na miss niyo na maglaro no? So, yung game natin, nagdala ba kayo ng assignment niyo? Binigay ko na yung assignment niyo, 'di ba? Sabi ko, you have to have a piece of paper, a writing material, no? Papel o ball pen o pencil pen, no? Magagalit si Sir Albert pag walang assignment, no? Teacher na teacher pa rin ang dating, no? Ganito, meron akong sasabihin description.
Yan. So, pag sinabi ko yung description, isusulat niyo yung pangalan. Siyempre, yung wala dito, sorry na lang sila, hindi sila nakasali, di ba? Ang isusulat niyo lang dito, kung sino lang yung present ngayon, ha? Huwag nating idama yung ano, di ba? Present ngayon. Okay. So, kasi baka sabihin niyo, baka magtampo sa akin yung iba niyong classmate kasi hindi tayo magkakasya sa screen. Magiging parang Zoom meeting ang mangyayari. So talaga, pili-pili talaga yung mga guest ko, ha, yung mga bigate na to. So, yung first category natin, sino ang pinakamahulit? Okay? Sino yung pinakamahulit sa inyong anim? No? Sa inyong anim, sino yung pinakamahulit? Pakisulat lang yung pangalan, di ba, sa papel. Tapos, pakita natin sa screen para makita din ng viewers natin, no? So, yung viewers natin, good morning sa inyong lahat. Habang nagsusulat yung mga guest natin, sige nga, tingnan nga natin kung ano yung pangalang isinulat ni Engineer. Si Engineer Garganao. Papakita ko na. Sige, sige, Engineer. Sinong isinulat mo? Oh, walang na. Ano ha, walang magpapalit ha. Oh, si Sherwin daw. Si Sherwin daw. Bakit? Anong kakulitan ba, Engineer, ang ginawa ni Sherwin at naalala mo siya? Hindi, makulit na makulit siya. Very jolly person. Very accommodating at madalas magpatawa. Ah, okay. Sige. Thank you very much, Engineer. Oh, gusto ko sabay-sabay na natin ipinakita kasi baka biglang ano, baka biglang magbago ng sagot. Palitan. Sige, pakita natin. Okay. Pakita natin sabay-sabay. Sige. Yan. Okay, Ruba, Elon. Tapos sabi ni ano, si Ruba rin. Doc, ano sagot mo, Doc? Siyempre. Doc, ano sagot mo? Siya. 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 Tapos si John. Okay. Parang sa inyong anim, marami kay Sherwin, ano? Si Elon, nakukulitan si ano kay Elon, ano? Okay, so, sumunod naman. Sino daw yung pinakamasipag mag-aral? Okay. Yung pinakamasipag mag-aral sa kanya inyong anim, no? Tingnan natin. Sino yung pinakamasipag mag-aral? Hello, Teen Lazaro. Good morning. Good morning kay Teen Lazaro. John John, kasama natin si Ate Tintin. Okay, all the way from United States of America. Diba? Sige, anong sagot? Sino yung pinakamasipag mag-aral? Paki-show your answer. Sabay-sabay na, sabay-sabay na. Sabay-sabay na yan, sabay. Ayan, Esquivel. Sabay, hindi naman mag... Wow! Si RJ? RJ, masipag ka mag-aral. Ang alam ko si RJ, masipag naman cheeks. Yari, yari, okay. Si Elon, masipag din mag-aral, no? Sabi, Esquivel talaga, no? Eh, alam ko kasi talaga, si Doc Esquivel, si Sherwin, saan banda? Dok? Saan banda naman yan, di ba? Dok, bakit masipag mag-aral si Sherwin? Sige nga, ano mo nga yan, Dok? Justify your answer. Justify your answer, Dok. Sige, bibigyan kita ng isang minuto para i-justify mo yung answer mo. Bakit si Sherwin? Wala na lang kita yung bulletin niya. Ayaw pumahayag eh, no? Ayaw pumahayag. Ang ganda ng sulat ni okay. ISP. Yeah. Joke lang. Joke lang yung Sherwin. Alam ko naman na you will never be where you are right now kung hindi ka masipag mag-aral, di ba? Hindi ka magiging milyonaryo kung hindi dahil sa kasipagan mo. Okay? So, eto naman. Ang pinakamabait. Yan. Sino ang pinakamabait sa inyong ano, ha? Oh, walang magsusulat ng sariling pangalan, ha? Pakapangalan niyo yung sulat niyo, ha? Ha? Ay, hindi pwede yung sarili. Alam ko, walang ano, walang sagot na sarili, ha? Sige. Sige. Ipakita na yung answer. Pakita natin yung answer sa viewers natin. Yan. Thank you very much, Tintin, ha? Si Tintin, she's joining us now. No? Okay. Wow! Si RJ, mabait. Ah, oo. Tapos, si RJ, si RJ. RJ. RJ talaga. Attorney, si, ano, si Doc, hindi ko makita yung sagot ni Doc eh. Anong sagot ni Doc? Ginagandaan niya yung sulat niya eh. Oo naman, ano ba? Sketch na kasama. Kasi si Doc kasi, di ba? May caricature na kasama si Doc. Kasi pa nagsulat yan, pang reseta. Alam ka, si RJ ang pinakamabait.
Si RJ, si RJ talaga. Oo, kailangan talaga si RJ mabait yan sa picture kasi hindi naman kumikilos yung picture, di ba? Yan. Okay. RJ, congratulations, ha? Ayan. O, di ba? Sherwin, RJ, ang dami naman yan. Di ba? Wow. Ang dami naman yan. Thank you, ha? Ayan. Lahat yan. Okay, eto na. Eto na yung last natin. Sino yung pinaka-religyoso at madasalin? Yan. Religious at madasalin. Yung may kapatid na pare. Oh. Yung may kapatid na pare, si Engineer Garinganaw. Siya ba? Hindi, parang. Sige nga. Parang... Lagi na pag-confess yun. Hey, no. Parang black and white kami. Ako yung black. Black and white ba? Kinumusta yan? Si John daw. Iba-iba. Tapos si Gary. Si John. Okay, ako, si Gary. Sinulat ko pa sino ulit pang sa pangalan lang pala. Si RJ, wow, madasalin si RJ. Oh, wow, talaga naman Attorney Elon, ano? Tapos si John, sabi ni Titok, no? Alam nyo kasi, isa yan sa characteristics talaga ng mga letranista, no? Pagiging religyoso at madasalin. Kasi, sige nga, ano ba ang trademark ng letranista? Sherwin, no? Para sa'yo, ano ba yung trademark ng letranista? Anong meron ang letranista na wala ang iba? Sige. Nangyari tayo. Nangyari tayo on the spot, ah. On the spot, di ba? Yan. Yung pagiging madasalin. Oo. Yan. Yung Catholic school, yun talaga. Aside from academic excellence, we excel as well. Yung pinoform natin yung ano, they call this yung spiritual well-being. Yung mga tao, wow! Lalim, bro. Very well said. Ayan, oo. Very well said, diba? Isama natin kaya yung ano, yung mga viewers natin. Ano kaya ang sa tingin nila, no? Sa tingin nila sa itsura ng guest kong anim na to. Sino kaya dito yung pinaka-relihiyoso at madasalin? Ano kaya ang sasagot ng viewers natin, no? Sabi ni Kim, eh ano ba naman tong si Kim? Hindi naman ako kasali, no? Hindi naman ako kasali dito. Good morning, Sir Rosarga. Ang pogi mo talaga. Alam ko na yan. Huwag nyo nang sabihin, di ba? So, kaya nga, mas gwapo sa akin ang pinili kong guest para hindi naman ako yung mapapansin nila. No? Pero itong mga guest natin to, yung sinasabi ko nga, no, na talagang ito malalapit sa puso ko to kasi batang-bata pa ako sa Letran nung naandun sila. Halos kasabay ko silang lumaki sa Letran. And isa to sa mga ano eh, I owe my life in Letran kasi dahil kay John, no. Si John kasi naging tutor ko yan noon. Tapos biglang may field trip kayo, di ba? Remember, may field trip kayo sa Subic, no? And then I have to assist you sa pagpunta natin ng Subic. And then yun, na-meet ko si Ma'am ano, na-meet ko si Ma'am Pascual. I do remember si Ma'am Pascual, yung teacher ninyo sa English, no? Siya yung na-meet ko. Then sabi niya, "Sir, check na lang, why don't you try to apply in the class?" Yan. So, ito yung mga ano natin, ito yung mga at least nakita ng viewers natin kung sino ba ang pinakamakulit, sino yung pinakamasipag mag-aral, pinakamabait, at pinakareligyoso. Which is itong mga to, sabi nga kanina ni Sherwin, ay hindi lang daw ito academic excellence, but rather, kailangan natin kasi yung spiritual aspect natin. Pero gusto ko madinig si RJ eh, mukhang niluto ka ba nitong ano na to, niluto ka ba nitong mga tropa natin at mas madami. Si RJ talaga, pinakamabait. Sabi ko nga, i-justify yung sagot eh, di ba? Balikan natin yung pinakamabait na yan. I-justify ang sagot na yan. Bakit? Balikan natin si Engineer. Engineer, anong sagot mo sa pinakamabait? Sino? Pinakamabait? Oo. Actually, lahat mababait. Lahat pinakamabait. Pumili lang ako ng isa. Oo. Yung pinaka. Oh, si RJ. Si RJ. Oo. Bakit? Bakit si RJ para sa'yo? Siguro kasi siya yung isa sa mga taong nakilala namin na very compassionate, very madasalin.
And ayun, napaka-accommodating din sa tao. Lalo pag may mga nagsisik ng advice sa kanya, wala siyang ano, kumbaga, selfless si RJ. And among others, syempre, kasi lahat naman ng kasama natin dito ay may same na trade sa RJ. Oh, yun. Thank you very much, engineer. No? Talagang pinakamabait, no? Huh? May comment si parang Jingjing. Parang homilya. Yeah. May comment si Jingjing. Ano, John? Sabi ni Jingjing sa comment niya. No, akala ni John, sasakay sila ng airplane. Ito naman, Jing naman, no? Si Jingjing po kasi, ito yung ano, si Ate Tintin kasi, ito yung eldest sister ni John, the attorney John John. Hi, Sir Albert. Lynn Lazar here, supportive wife. Ayan. The ever beautiful wife of attorney John, no? Si Lynn, yan. Kasama po natin siya ngayon, no? As mo kami ni Jean, kilala namin yung mga yan. Lol, ha ha ha. Naku, yari kayo ngayon, guys. Kilala pala kayo ni ano, no? Love those guys, sabi ni Ate Christine, no? Balikan natin si ano, si Doc Esquivel. Sino ba yung pinakamabait para sa kanya? Doc Esquivel, sino yung pinakamabait para sa iyo? Medyo naka-sedative si Doc. Yung mic ni Doc, hindi siya makapag-mute. Natulala. Sino yung pinakamabait sa iyo, Doc? Niloloko ka ng tropa, Doc, oh. Ah, babalikan natin si Doc, no? Nagtulok si Doc, nagtulok. Oo, nagtulok iba siguro. Time zone yan, eh. So, balikan natin si Sherwin. Babalikan natin si Doc later, no? Si Sherwin, yung pinakamabait para kay Sherwin. Sure. Para sa akin, ano, si RJ. Kasi si RJ, pag nakita mo siya mukha ng mabait, mas lalo pa pag nakilala mo. Talaga naman, grabe, ibang klase. Tingnan mo naman yan. Yung umutang ako sa iyo, paki-ano na lang. Yes, ma'am. Bigyan ng jacket 'yan, bigyan ng jacket. Oh, bigyan ng jacket 'yan, ano? Okay. Yan, thank you very much, Sherwin, ha. O si RJ. Eh, para kay Attorney Lon, para kay Attorney Elon. Sino naman ang pinakamabait para kay Attorney Elon? Si RJ din ang pinakamabayad. Si RJ, hindi ko pa nakita magalit yan kahit minsan. Talaga? Kaya ano talaga, mabayad. Hindi ko pa nakita magalit. Kahit na kaninong tao. Talaga. Mukha yatang ano, nagkalagayan. Ano? Kasi parang panay RJ yung sagot natin. RJ, magkano bang inilagay mo dito sa mga kasama mo? Bakit mukha yatang panay RJ? Sige, tingnan natin si Attorney John kung ano, kung sino ang sagot ni Attorney John. Attorney John, si RJ din. Wow, si RJ din. Talaga, ano? Talaga. Bakit? Ano bang... Ano yan eh? Alam niyo yung kasabihan na ano, pag binato ka ng bato, bato mo yung tinapay. Si RJ hindi po lang tamang mambabato ng tinapay. Mamon ang binabato niya. Sobrang lampot. Puto. Nawala si ano. Mambabato ng puto na may keso. Hey, actually, sir, ano, as we speak, in transit niya, ang kabuhayan packages nila. Pinadala ko na. Kaya ano, kaya sila ang pinakaano sa iyo. So Ator, ano, RJ, we look forward sa susunod sa pagpas sa pag ano mo ng bar exam, no, para naman ano tayo. 'Di ba? Siguro in the near future magtatayo na kayo ng law firm, no? Wag naman letran law firm, ha. Ang itatayo ninyo, try to come up with ano. Pero yun nga, natutuwa ako kasi alam naman natin, no, yung ating show ngayon is still connected with the 400 year celebration of the foundation of Colegio de San Juan de Letran. And noong tanongin ako ni nung nagkakaroon kami ng brainstorming ni Kuya Prof, no? Kuya Prof, no, di Doc Aldrin.
na-meet niyo siya a while ago, ang sinabi ko na ano to, maganda kung ang gawin natin eh, ano pa rin tayo, connected natin tayo with the celebration of 400 years ng Letran. And kayo, you should be very proud kasi, di ba, isipin nyo, sa ang institusyon sa Pilipinas, no, na nakatagal ng 400 years. And nasa history tayo that Colegio San Juan de Letran is the oldest college in the Philippines and in Asia. At syempre, yung title na oldest university, that is owned by our brother, yung ating sister school pala. Sister school natin, which is University of Santo Tomas, no? So, talaga, malaki yung pasasalamat ko for ano. Pero babalikan po natin, mga viewers, no? Babalikan natin yung mga guests natin pagkatapos ng commercial muna tayo. Ayun. So, welcome back po dito sa ating show, ang OP, Our Perspective. Dito lang yan sa KPTV. So, binabasa ko yung mga comments dito kanina, no? Nakita ko si Ma'am Ada Altea Ruba, ang very supportive wife ni Sherwin. Talaga naman, syempre. Siguro ganun ka precious si Sherwin para kay Ma'am Ada, no? Hello, Ma'am Ada. Hello sa'yo. Yung mga wife talaga nila, talagang ano, sabi ni Sir Facun, no? Dito sa ano natin. Hi, Sir Albert. Good afternoon po. Watching here from Paniki Tarlac. Yan, si Sir Facun. Isa to sa mga naging friend natin sa Philippine Home Economics Association. Sabi ni ano, I like this, RJ, very malumanay, calm, I like them, even Gary and Eski, no? Magulo dyan si John at si Sherwin. Tama ba, Jean? Yan. Magulo pala kayo. Kasi alam nyo si Jean, yan yung bunso. Yan, Catherine Lazaro, go Gary, no? Ah, maraming fan si, ano, ha, si Engineer Garinganao, no? Mm. Yan, and sabi ni May, yan, si May Obosa, hello May, o Tito, good morning sir, Tito ko yan, o diba? Good morning sa iyo, May. Ayan, eto naman yung aking supportive wife, no? Si Ana Maria Ojena Rosarda. Nice to see you, John, Attorney John, hello daw, sabi ni... Sabi ni ano ni Ma'am Ana, ni Mami Ana. Ayo. Ano natin mga viewers natin ano. So proceed na tayo with the second part of our segment. Yung segment natin ito, ito yung medyo ano tayo, tatanong tayo sa ating guest na
sabi ko kanina, yung viewers natin, magtanong na, mag-isip na kayo ng acronym doon sa letran. Ito yung ating talking points right now is all about letran. So, L-E-T-R-A-N. So, yung L stands for learnings, no? So, yung learnings natin, ano ba yung pwede nyong i-share sa amin, no? Isang tanong ko doon sa letter L, ano yung mga biggest learnings mo sa letran? So, unahin natin si Attorney John. Ano ba yung masasabi mo na biggest learning mo sa letran, Attorney John John? Okay. Sige, biggest learning. Set aside ko na yung academics, ha? Given na yun. Pag sa amin yung learning sa life, I learned to be confident about my talent. Yun. Kasi sa letran, suking-suki ako dyan. Lagi ako pinapakanta. So, nung umpisa, super mahihain ako. Mahihain pala naman ako, pero nagkaroon akong confidence na ipakita yung talent ko. Tapos, syempre, yung pa sa akin, yung most precious learning is yung how to value friendship and brotherhood. I'm pertaining dito sa brotherhood namin na nina RJ, nina Gary, nina Elo, nina SP, nina Sherwin. Ayun, kasi tong brotherhood na to from Letran to eh. So, I learned to value the essence of true friendship because of them, because of Letran. Ayan, diba? So, alam nyo kasi yung mga viewers natin, inform ko lang kayo si Attorney John John, ito yung sinasabi ko na the singing lawyer. Suking-suki yan. Natatandaan ko noon, John, di ba? Si Ma'am Lontok, no? Si Ma'am Lontok, parang English teacher niya yata siya. Tapos merong parang show, first year high school ka noon, pinakanta ka niya, di ba? Tapos talagang, alam ko, nag-champion ka nga noon, di ba? Ikaw yung pinakamaliit sa mga, sa letran gym natin. Yan, di ba? So, yun, ever since noon, sabi mo nga, na-build yung confidence. And that is one of the things na gusto talaga ng letra na mga mabuild sa mga ano natin, sa mga students natin. And through you, masasabi natin na na-accomplish ng letran yung ano na yon, yung aspect na yon, yung pagiging magkaroon ng self-confidence. O puntahan naman natin si Attorney Elon. Attorney Elon, ano ba yung biggest learning mo sa letran? Yung learning siguro palagay ko bilang isang Catholic institution, yung pinakamahalaga sa lahat, yung faith ng isang tao, no? Marami akong natutunan sa letra. Parang ano lang yan, continuation lang yan nung foundation mo pagdating sa faith nung grade school. And luckily, sa high school, natuloy yun. Kasi yung Dominican tradition, yung OP, no, Order of Preachers, maganda talaga yung training nila pagdating sa Catholic Foundation ng mga estudyante. In fact, marami akong ano diyan, marami akong experience pagdating sa faith, no. Halimbawa yung importance ng rosary, yung kasi meron tayong Lanaval noon, very active yung letran. So essentially yon siguro, no, parang hindi naman siya learning, pero parang reinforce lang yung pagiging ano natin, pagiging mabuting Katoliko natin. And isa pa, I guess ang learnings ko din sa letran, yung importante nung kumpiyansa sa sarili, no, kasi yan yung foundation mo sa high school bago ka dumating ng college. Kailangan may confidence ka sa sarili mo. And maraming activities sa letran eh. Maraming talent contest dyan eh, na sinalihan sila John, sila RJ. Itong grupo na to, magandang talent na mga to. And yun nga, bigyan ka ng confidence. Kasi naalala ko, tumali din ako sa FE writing contest dyan dati. Metro Manila wide. So maganda yung naging training namin sa letran. So, ginawa kami confident na mga yeah, students. So, thank you very much, Attorney, ano, for sharing your perspective about your learnings dito sa letran, ano. And then, yun nga, parang to, ano to, parang yung confidence, no, importante talaga yun. At saka, syempre, kailangan, in number one, being a Catholic institution, binibuild talaga natin yung faith natin. Okay, so punta naman tayo ngayon kay Dr. Esquivel, no.
I hope si Dr. Escobar parang wala yata siya sa ano, nawawala, pero babalikan natin si ano si Dr. Escobar. Ito, sigurado to, malaki ang mai-share nito sa atin. Si Engineer Christian. Okay. Engineer Christian, biggest learning mo, Letran. Well, baka pare-parehas kami ng ano ng learning dito. Siguro sa akin personally, yun nga, tama yung sinabi ni John and ni Elo regarding doon sa una-una, yung brotherhood. Malaki ang maging effect yan sa buhay natin. Ako yung sa grupo, ako yung laging wala. Although makikita natin ngayon na up to now, continuous pa rin yung communication namin. At yung brotherhood, of course. And dyan ko sa letran natutunan yun. Yung religious, on the religious aspect, very, very strong ang influence ng letran at ng mga tao. Siyempre, tayo lahat na experience natin sa loob ng letran. Being a member of the LYC, yung Letran Youth for Christ, ang experience natin yung lahat doon. Although hindi tayo naging ganun ka-active, lagi tayong nasa chapel every morning or pag-alitan tayo to pray. And I think sa Letran mo rin natutunan yung meron kang rosary palagi sa bulsa mo. So everywhere you go, andun lang sa bulsa mo. And ako rin natutunan yung talagang pagdasal ng rosary na hanggang ngayon. Ganun ang ginagawa ng panahon. Sa, again, sa religious malakas din kasi ito sekreto ng diyan nag-exam tayo nung sa pare yung exam ng Ortomedican. O nag-exam tayo lahat diyan. Yung lahat yata tayo pumata. Dumating yung time na ako rin gusto ko nang pumatok. Pero hindi ko na maalala kung ano nangyari. Ayun, hanggang nagkahiwalay na tayo. And in the end pala, yung kapatid ko, yung kuya ko na letrad mister rin. One batch higher naman siya. Siya naman pala ang natuloy magpare. So, yan, oo. Na-share nga ni engineer, no? Mayroon siyang kapatid na pare. At yung pare na yun is Dominican. Actually, nakabalik na si Father Chris, no? From our adapt, yung community natin sa ano yung ano tawag dito sa Lyceum, no, nandoon siya before, doon siya na-assign. Thank you very much engineer for sharing, no. Isa yun talaga yung brotherhood, no. Napaka-importante talaga ng brotherhood kasi na-share nga sa akin ni Attorney John pagka gabi, no, nagzo-zoom meeting sila, no, nagzo-zoom meeting pa rin kayo. So talagang nakikita ko talaga na nandoon talaga yung na-strengthen yung brotherhood niyo. Si RJ naman, ano namang masasabi mo na biggest learning mo sa letran? Well, sir, actually, aside from learning yung ano, yung letter cheer. Natutunan ko sa letran kung paano lumaban. And then just fight to victory. Diba sabi nga ng isang cheer natin, we go to victory, we fight. So I've learned how to fight yung hardships and difficulties in life. Siguro secondly na natutunan ko rin tama sila John, sila na kung paano maging confident kasi mahihiyain talaga ako pero sa letran nawala yung hiya ko kapag sumasayaw ako doon kapag may programs yan. Tapos yan nawala rin yung apprehension ko na sumali doon sa mga ganyan mga contest sa letran essay writing like that kasi si Elon kaya sinabi ko na siya yung pinakamakulit doon sa grupo. Kasi lagi akong pinukulit ni Elon. Dati, RJ, sali tayo sa ano, sa essay writing, ganyan. Sabi ko ayoko kasi nga parang hindi ko naman ano yung forte 'yon. Pero nonetheless, sumali pa rin ako, pinigyan ko siya and he ended up yan si Elon winning yung first prize, ako winning yung second prize. So, yan, maganda yung ano, maganda yung naging ano, yung effect sa amin ng pagiging ano. Letran Nights, and then yung mga experiences namin during our stint in Letran.
Yes, oh, importante 'yon ano, yung brotherhood niya. Tara, si Sel Elon, si Attorney Elon pa lang nag-ano sa iyo, ha, nag-influence sa iyo kung paano. Naku, ang bilis ng oras, no? Punta na tayo sa letter E. Siguro ano ba yung ine-expect ninyo, expectations ninyo na naibigay sa inyo ng letran. Si Attorney Elon, mahilig pala to sa essay writing. Sige nga, Attorney Elon, ikaw ngayon sumagot ng next question natin. Meron ka bang expectation na hindi naibigay ng letran? Or ano yung in-expect mo sa letran na ibigay niya sa'yo? Well, yun yung sa Academic Foundation, naibigay talaga ng letran yung kung ano yung expectation namin dyan ng family namin. So, syempre, nung after graduation natin sa grade school papuntang high school pa lang, hindi naman tayo nagde-decision lang yan, no? So it's essentially a family decision, and yung kami ng kuya ko, pareho kaming letranista, eh. Nauna siyang 1 year, tapos sumunod ako from the province, sumunod ako dyan, and ang expectation talaga yung Academic Foundation dahil maganda yung track record ng letran, yung mga produkto ng letran, no? Yung Senate President natin halimbawa ngayon, produkto ng letran, at hindi lang siya, marami sa 400-year history ng letran, marami talaga siyang na buo ng mga magagaling na tao, mabubuting tao. So yung expectation ko is magandang Academic Foundation, talagang ano yun, natupad ng letran yon, na handa ako para sa college and eventually sa law school. Eh nakita ko rin naman 'yan sa mga kaibigan ko, maganda rin ang naging career naming lahat, at hindi lang yung sa barkada namin, kahit yung mga ibang kaklase namin sa section namin nung fourth year, no, and sa lahat ng sections nakita ko yung kung sino sila ngayon dahil sa Facebook, na susubaybayan mo yung buhay nila. Maayos ang mga buhay namin ngayon, eh. So makita mo talaga na kung ang expectation mo pumasok ka sa letran, eh, ihanda ka niya para sa career at buhay, maganda talaga yun. Yung, yan. At least, ano, yun nga, sabi nga, eh. Kung ano man yung endeavor, no, it's good thing na talaga na i-prepare kayo ng letran kung saan man kayo nandun, no. Siyempre, in that course of preparation, meron kayong mga trials na dinadaanan, di ba? So, sinong volunteer, yan, humanap tayo ng volunteer ngayon, sino ba yung pwede mag-share ng trial? Kerwin. Ano ba yung trial na dinaanan ninyo habang nandiyan kayo high school? Sherwin. O Sherwin. Sherwin na trial mo. Sige, ano ba yung trial na hindi mo makakalimutan? Madami. Hindi, yun nga, ang sinabi ni RJ kanina, di ba? Parang letran helped us na sa akin actually maging ano maging strong, 'di ba, tapos maging madiskarte rin sa buhay. So sabi nga ni John, aside from academic excellence, well, sa lahat naman 'yan, lahat ng institutions or schools, universities, pare-pareho naman 'yan, eh, 'di ba? Pero nagkakaiba dun sa intangibles, like paano yung formation ng ginagawang formation nila sa students nila sa spiritually, tapos kung paano nila ihanda yung mga students sa real life. Iba kasi, eh, pag nasa labas ka na, after you graduate, iba na. It's like a beginning, eh. Tapos, yun. Talagang, hindi ko na pag-aralan to, ah, parang ganun. Pero ikaw, at least equipped ka nun. Equipped ka ng mga qualities na meron ka to thrive in that world. Sa corporate world, you know, or 'di ba, sa career mo. Talaga naman, oo, 'di ba? O isipin niyo naman, ibang-iba talaga si Sherwin, no? Talagang meron pa siyang nalalaman mga intangible, 'di ba? Mga matitinding term ni ano, eh, 'di ba? So, yeah, may mga trials kayo, no? So, yung letter T ng letran. Punta tayo dun sa R, yung mga realizations natin, no? Ano ba yung mga bagay na na-realize ninyo doon sa na after ninyo magletran? So, right now, diyan sa sarili ninyong field, ano yung mga realizations ninyo in life? Pwede bang, ano, Attorney John, i-share mo nga sa amin? Ano yung realization mo? Realization? Oo.
So, na-realize ko na bit-bit ko yung mga virtues at saka yung discipline and training ko from Letran. Ano yung training na yun? Parto ng ano eh, parto ng trial sa Letran eh, yung training. So, ito yung na-realize ko. Kasi, na-realize ko na grabe pala, no? Yung 4 years na high school life ko, ang hirap kasi kailangan namin umalis ng 5:45 a.m. every day. Just to be in school, just to get in school ng 7:30 a.m. So, every day yun, 5:45 a.m. o dapat 5:30 a.m. Kasi, I'm coming from Bacol, Cavite, so dapat mga 1 hour and a half to 2 hours travel time, grabe. So, na-realize ko, wow, grabe, na-survive ko. Ngayon, kung ngayon ko gagawin yan, hindi ko kaya yun. Eh, maghatid lang yung ng mga anak mo sa school and they have to be in school ng 6:45 nung wala pang pandemic, 6:45 a.m. Eh, lapit-lapit lang, hirap na ako. So, na-realize ko, wow, no? Parang yung training na yun, yung discipline na yun, yung perseverance na yun, nabit-bit ko yun all the way hanggang ngayon. So, na-apply ko ngayon sa buhay ko and I am where I am now because of those trainings I had from the trend. Yeah, tama yun na journey. No? Hanggang alam ko na ano ka pa lang, first year high school ka pa lang, no? Nag-ano tayo, biyahe tayo talaga tayo. No? It's good thing na you were blessed with a parent na talaga namang they can ano, hati sundo sa ano, di ba? Kaya lang, kung ngayon, siguro talaga mahirap, no? So, ano yan, magandang realization niya. Siyempre, yung letter A natin ng Letran is anticipation. So, lahat tayo, siguro we could share my your anticipation na in-anticipate natin na sana makaroon pa ng another 400 years ang Letran, di ba? Para ma-share natin, marami pa din silang matulungan. Eh, ngayon, pumunta tayo doon sa now. Yan, nag-apologize pala si ano, si Dr. ano, si Doc, diba, medyo ano yung kanyang kakasin ng technical problem. Pero anong masasabi ninyo na sa ngayon, diba, yung letter N kasi ng letter is ngayon, now, anong masasabi nyo ngayon, diba? Meron ba kayong gustong sabihin? Now, sabi ni Doc, no? Dito sa ano natin, sabi ni Doc, Letran, now, Letran prepared me like a knight for a battle of life. Yan. So, yun yung wow. Ano, sinishare sa atin ni Doc, no? Kahit na ano siya, nagsishare siya through chat dito. So, sabi niya, share ko lang sa'yo, Sir Albert, no? Letran prepared me for a knight. For a battle in life. Yan. Yan ang sabi ni ano. Si RJ, ano namang masasabi mo ngayon sa now? Diba? Yan. RJ, yes, sir. Ikaw naman ang mag-share tungkol dito sa now. Yung ngayon, ano masasabi mo sa buhay mo ngayon? Diba? Na naging contribution ng Letran sa'yo. Yeah, opo. Kasi, I couldn't agree more doon sa sinabi niya no, ni Doc Eski. Actually, when we entered Letran, in-train kami na ano eh, while being trained back then, mga squires pa lang kami noon. So, as a squires, tinitrain kami come knights. So, I guess right now, I can confidently say na full-fledged knights na kami lang. Knights na pwede humarap sa kahit na anong difficulties ng ano ng buhay. Maraming tulad nga na sinabi ni Brad Sherwin, mga intangibles. What a word! Intangibles. Oo, di ba? Intangible, oh. Ibang kasi talaga mga intangibles. Pero ano, gagamitin ko na yan simula ngayon. Sinulat ko talaga. Natutuwa ako kasi talagang ang dami ninyong mga realizations and everything being a student in Letran. Pero bago tayo, ano, kasi medyo ano tayo sa oras, na bumati muna tayo, mag-birthday greetings muna tayo.
sa listahan ko, medyo marami akong babating birthday ngayon eh. Number one sa listahan ko, si Dr. Love. I don't know kung kilala nyo, yung mga guests natin, kilala nyo si Dr. Lucita A. Villegas. Itong si Dr. Love, no, L-A-V, ito yung ninang ni Kuya Prof, no? At itong si Dr. Love, naging ando din natin yan, naging principal din natin yan sa high school. At syempre, aside from Dr. Love, gusto ko rin batiin ng happy birthday si Ninang Violeta Kimusing, no? I don't know kung inabot niyo si Ma'am Kimusing, pero we celebrate Ma'am Kimusing tomorrow, no? December 5. At syempre, itong guest natin, si Attorney John John, birthday niyan sa December 8. No, kaya lagi ko naaalala yung December 8 kasi pag birthday ni Attorney John, walang pasok, no? Advance happy birthday Attorney John sa iyo. And then this coming Tuesday na 'yan, ano? Yung pamangkin ni Attorney Prof si Cosette, December 2, last Wednesday. And then of course si Rachel, pamangkin ni Attorney ni Kuya Prof, no? December 5, bukas na 'yon. At saka syempre, yung eldest sister ni Kuya Prof, si Ma'am Jackie, this coming December 7. Happy birthday sa'yo. Okay. Si wife daw, no? My wife and Aida, ang anak ko, Kale. So, yan, December 20, si Ma'am Aida, yung ano, very supportive wife ni Sherwin, at saka si Kalil, December 10, no? Ninang sa kasal, no? Ninang sa kasal ni ano, ni Kuya Prof, si Dr. Love. Yan, gine-greet din natin ng happy birthday si Bea, no? Happy birthday Bea. Sabi ni Attorney Al, Attorney Elo, no, December 14, happy birthday sa iyo. And then sa lahat po ng mga nagse-celebrate ng kanilang birthday this coming December, ngayong December, happy birthday po sa inyong lahat, no? Napakabilis ng oras, no? Talagang ang mga kwento ninyo bilang letranista, hindi natin matapos sa 30 minutes lang. So siguro bigyan ko ng last word. Ano masasabi mo? Unahin natin si Attorney John. Last word para sa mga viewers natin. Attorney John. Last word. Okay, last word. Basta tapusin niyo 'yung mga nasimulan niyo. Then Oo, kasi syempre, di ba? Kaya kayo may nasimulan kasi gusto nyo makarating doon. So, kung ano man yan, tapusin nyo yan, reach for it. Hold on to your dream. Okay. Yan. Napakagandang last word nun, no? Kung anong sinimulan, tapusin. Di ba, Attorney John? What about si Attorney Elon? Share mo naman sa amin ang last word mo bago na tayo magpaalam. Okay. Happy 400th year anniversary to Letra. Mga Letranista, be proud that you are Letranite. Okay. Yeah, thank you very much. Then, Attorney Elon. Siyempre, puntahan naman natin si Engineer Christian. Ano masasabi mo, Engineer, last word sa ating mga viewers? A last word? Oh, actually, wala akong masasabing last words ngayon. Pero, thank you sa lahat ng mga nakapag-participate today at sa mga nakapanood, sa mga nagsuporta, at sa mga letranista. Tuloy lang yung laban natin. Alam naman natin na we are in a very, very challenging time. And sabi nga ni RJ, fight lang tayo. Malalagpasan natin to. And then, let's still be strong and proud for the Letra Knights. Tuloy lang. Yun lang. Yan. Thank you very much, Engineer. No? Siyempre, si soon-to-be lawyer natin, RJ, anong masasabi mo sa viewers natin? Ayun, sir. Thank you for having us. Salamat for giving us this opportunity na ano, makapag-guest po dito sa inyong ano, yung show online. And celebrate, happy anniversary. And kung sana makita-kita tayo lahat ulit. Thank you. Thank you very much, RJ. No? And we look forward no, seeing you na fulfilled lawyer. No? Siyempre, si Sherwin. Ito yung the millionaire. Eh. Sherwin, anong masasabi mo sa viewers natin? Sir, thanks. Thank you for guesting us, giving us the opportunity para may pakita yung brotherhood namin kami since high school. And happy 400th anniversary sa Letran.
And siyempre, Letran, keep safe. Ayan. Thank you very much. And then hindi yata nakabalik si ano si Dr. Esquivel sa online ano, pero tina-try natin na ayan. Doc Virgil, magbigay ka naman ng last word sa viewers natin, no? Si Doc Virgil. Last words natin, Doc. Ayan, arriba. Nag-iisip siya, nag-iisip. Nag-iisip pa siya, no? Okay. So, habang nag-iisip siya, ibabalik natin siya later, no? It's quite sad, no? Napakabilis talaga ng oras, no? Ang oras talaga. Supposed to be 30 minutes lang tayo, pero it's already 12:56, no? Pero unang-una, nagpapasalamat ako sa guest natin kasi binigyan nila tayo. Alam natin kung gaano sila kabisi. Si Attorney John nga, nag-file pa yan ng leave. Naka-leave daw siya ngayon from Court of Appeals, no, para lang sa show natin. And then kayo sa ano, engineer, no, si Sherwin, RJ, tapos Attorney Allen, and then of course si Doc. Maraming salamat sa inyo kasi you made our pilot episode really a very memorable one. Kaya sa atin din mga viewers, no, maraming salamat din sa mga viewers natin. And then I hope na I will see you next Friday. Ito, same time, same channel, dito sa bago ninyong aabangan, tuwing pananghalian, sa OP with Sir Adrasor. Good day everyone and have a very pleasant everything. No? Kung ano man yung ginagawa nyo, ano lang tayo, relax lang tayo. Sabi nga na Attorney John, kung anong nasimulan, tapusin. Tapusin na natin to. I hope na magkita-kita tayo sa susunod na Biyernes. Abangan ninyo kung sino magiging guest ko sa susunod na Biyernes, ha? Maraming salamat sa ating mga viewers and have a good day. Bye-bye. Mga brads, bye-bye. Bye.